Good morning, Revrev! Kakagising lang namin at ayaw namin bumangon. Yan kami kaninang umaga. And every morning, may makulit na pumapasok na bata sa kwarto namin. And he always wants to greet us a good morning. This was 9 a.m. in the morning, pero nagising na si Revrev kaninang 7 a.m. at nakatulog lang siya ulit. Kaya sinabayan ko na siya. Revrev, ito ka na pala ikaw dyan? Na. Heto naman yung mga vitamins ni Revrev. Nandito na rin yung gamot niya sa ubot sipon. Hindi ko naman yung pinagsabay-sabay. Yung mga vitamins muna yung mga inuha ko. And that is our routine before siya maligo. Before, mahirap siyang painumin ng vitamins. But I discovered a technique. It's better pala for you to wait for them. So they will feel that you are just giving them a food that they can eat. So nowadays, he is just eating the vitamins and the medicines that I give him. Rev is getting better na. Kahapon kasi grabe yung ubot sipon niya. May iniinom siyang gamot na pang ubot sipon. Pero pinainom ko rin siya ng salabat. Konti lang naman ni, mga isang drop lang. Nagpakulo rin ako ng oregano. Nakatulong kasi yun para hindi siya masyadong ubuhin. Nawawala kasi yung pangangate nung lalamunan niya. Kaya effective siya para sa mga babies. And no harm done. It's really safe for babies. Dito ko siya pinapaliguan sa kabilang kwarto kasi mas malawak dito. Nung newborn pa si Revrev, sa kama ko lang siya pinapaliguan. Naglalagay lang ako ng waterproof na sapin para hindi mabasa yung kama. For newborns kasi, dapat nakaklose yung room habang nililiguan sila. Kaya sinasara namin yung pintuan, yung bintana, para walang airflow kahit konti. Pero ngayon, malaki na si Revrev, kaya naliliguan ko na siya sa banyo. Mas malamig lang para sa kanila yung pag-ahon nila sa tubig, kaya dapat mabilis lang natin silang pinibihisan. Siyempre, don't forget their oil, lotion, or anything essentials na gusto mong ilagay kay baby para sa skin niya. Lagi rin ako naglalagay ng towel sa ulo niya para mas mabilis matuyo yung kanyang buhok. At ang pinaka-challenging part ng pagliligo is yung paglilinis ng tenga niya at ng ilong niya. Kayo ba, Mi? Ano yung pinaka-challenging part ng pagpapaligo niya kay baby niyo? Madalang ko lang rin suklayan si Revrev kasi kulot siya. Madali kasing magulo yung buhok niya. Wala kami masyadong arte sa pagpapaligo kay Revrev. Ganun lang naman lang siya pinapaliguan. After niya maligo, it's time for him to play na. Ang bilis talaga ng panahon, Nomi. Ngayon nakapaglaro na si Revrev sa walker niya. Lagi ko rin siyang sinusuotan ng walking shoes every time na mag-walker siya. It's very effective sa tiles namin kasi hindi siya nadudulas. Kaya mas nakakapaglakad talaga siya. Revrev! Jollibee! Revrev! And every time na maglalaro si Revrev is naglilinis na rin ako ng kwarto namin. Saktong ligpit-ligpit lang naman ang gagawin ko. Saktong-sakto lang rin naman tong kwarto namin, hindi ganun kalaki. At hindi pa nga ako tapos, pero naririnig ko na si Revrev sa labas. Kaya naman nagtimpla na ako ng dede at kinuha ko na rin siya. By this time, inantok na kasi siya, napagod na siya, and it's time for his nap. Tinitrain ko na rin talaga siya na hawakan niya yung bote niya ng sarili niya. Pero sinusupport-support ko pa rin naman siya. Nasasanay na rin si Revrev na matulog habang dumededi siya. Madalang na lang namin siya sinasayaw. Yun yung mga time na talagang hindi niya makuha yung antok niya o yung tulog niya. Nakatulog na siya dyan pero saglit lang at nagising na siya ulit. Nakapaglinis na rin ako ng sala at kusina at that time. Revrev.
say mama. Ma? Ma? Mama, ma? Say ma. Mama. Say mama. Ganito talaga pag may baby ka. Pag nakatulog sila, kahit gusto mong matulog, syempre may iba ka rin gagawin sa bahay. And then, pag nagising sila, kailangan mo mag-keep up dun sa energy na pinapakita nila. Pero worth it naman lahat yung pagod na yan kasi sobrang cute nila, di ba? Pero itong si Revrev, hindi siya nasasatisfy sa pagtatamsak niya. Kaya naman pati pa kinakain na niya. Buti na lang, flexible ang mga babies. So, ganito lang naman yung ginagawa namin ni Revrev pag gagising siya. Maglalaro lang kami sa kama, kakausap-usapin. Madalas, nasa labas kami, tambay lang. Pero madalas, pinapapak ko siya. Tapos pag napagod siya ulit, ayan, matutulog na naman siya. Pero gigising na naman ulit yan para maglaro. Matutulog talaga yan ng tuloy-tuloy pagkagabi na. Kung nakaabot ka dito sa dulo ng aking pagkukwento, maraming salamat, Mi!